Hello mga mare, for today's video ay magluluto ako ng tuna pasta. Sinalang ko na nga itong pan at pagkatapos ay nilagyan ko na ng tubig. Pagkatapos nga ay naglagay na rin ako ng asin at saka ng mantika para hindi magbuo-buo kapag ito ay niluto. At habang ang hinihintay kong kumulo ang tubig ay inumpisan ko ng gayatin itong sibuyas. Maliliit nga lang ito mga mare. At pagkatapos nga maya maya ay kumulo na itong ating tubig. Nilagay ko na nga itong pasta. Dahan-dahan ko lang ito nilagay dahil baka tumapon. At yan na nga, unti-unti ko na nga siyang inilulublog para pantay ang kanyang pagkalambot pag naluto. Yung iba naman ay pinuputol ang pasta para mas mabilis maluto. Pero ako gusto ko kasi yung mahaba para pag inikot mo sa tinidor ay saktong-sakto. Pagkatapos na itinakpan ko na at inumpisan ko nang balatan itong bawang. Isang buong bawang nga ito mga mare para mas malasa ang ating tuna pasta. Pero nasa sa inyo pa rin kung gaano kadami ang gusto nyong bawang. Maliliit nga lang na hiwa ang ginawa ko dito para mas malasa kapag naluto. Pagkatapos ko nga maghiwa ng bawang ay umpisahan ko na rin na buksan itong mga tuna. Sinamahan ko na rin ng isang maliit na hot and spicy para may konting anghang. Buti na nga lang mga mare na imbento na itong mga pa-easy open can sa Delata kasi sa totoo lang, struggle talaga magbukas kapag gamit ay kutsilyo. Pero may mga pagkakataon nga na sumasablay pa rin tayo. Mamaya na lang yan at gagamitan ko na lang yan ng kutsilyo. Ito na nga, nagsigurado na ako dito sa isang to. Ayan, okay ang pagbukas natin. Panghuli nga itong maliit na maanghang. Pagkatapos ko nga mabuksan lahat ay isinaling ko na ito sa bowl. At yan nga, itinakta kong maigi kasi sayang naman ang mahal na ng Delata ngayon, diba mga mare? Hindi talaga ako makontento mga mare, kumuha pa ako ng kutsara para masait talaga yung laman. Tapos isinunod ko na nga ito pangalawang lata. At ganun din mga maring ginawa ko, talagang sinait kong mabuti. At panghuli nga itong maanghang. Gusto ko rin na medyo may konting anghang mga mare kasi parang pampagana din siyang kumain. Tinakta ko nga rin ito maigi mga mare. Pagkatapos nga, sinet aside ko muna itong tuna at yan na nga umapaw na kumukulo ng pasta. Kumuha nga ako ng isang piraso para matikman kung pwede na kung gaano na siya kalambot at natinikman ko nga ay okay na. Binuksan ko na nga itong butter at inamoy ko pa kasi ang sarap ng amoy niya. At ito na nga, inilagay ko na sa drainer para mahugasan na itong pasta. Hindi ko pa rin talaga alam kung anong purpose ng paghuhugas ng pasta pagkatapos lutuin pero sa palagay ko para matanggal ang mantika at saka ang alat. Pagkatapos nga, isaglit ko lang siyang hinugasan. Idinedrain ko pa siyang mabuti para mawala lahat ng tubig para hindi malabsak. Alam niyo ba yung malabsak? At pagkatapos ko ang mahugasan lahat ay nilagay ko na sa malaking lalagyan. Tapos ay tinabi ko muna ulit. Tapos inumpisahan ko na rin katkarin itong cheese. Alam niyo ba ibig sabihin ng katkarin? Kayo din o kayo rin mga mare. Yun ang ibig sabihin ng kadkarin. Maya maya nga inatapos ko na lahat kayo din ito. Tapos sinaid ko na rin yung natitira sa kayuran. Sayang naman diba mga mare. Ang mahal pa naman ng cheese. Tapos sinalang ko na uli ang pan. Hinugasan ko nga lang to mga mare. Tapos nilagyan ko uli ng mantika. At sinalang ko na rin ang butter. Hintayin ko lang itong matunaw lahat tapos isusunod ko ng sibuyas. Dinagdagan ko pa nga rin pala ng kalahating butter parang nakukulangan pa kasi ako. Pero nasa sa inyo pa rin kung gaano kadaming butter ang gusto nyo. Tapos nga inilagay ko na ang sibuyas. Maya maya nga isunod ko na rin ang bawang. Tapos halo-halo ko lang ulit ito. Nung naghalo na nga ang amoy ng sibuyas at bawang, sinunod ko na ang tuna pero wait mga mare,
Naglobat ang cellphone ko kaya walang ilaw. Ayan na nga. Tinuloy ko pa rin kahit walang ilaw kasi sayang naman tong vlog na to. Ayan, nilagay ko na lahat ng tuna. Kasama na rin yung sabaw. Pagkatapos nga, naluhalo ko lang ulit ito para mag-mix lahat ng ingredients. At pagkatapos nga, na-charge ko ng kaunti yung aking cellphone. At ito na nga, nailagay ko ng Nestle cream or all-purpose cream. Ayan, nabulol pa. Naglagay na nga din ako ng isang maliit na evaporated milk para mas malasa. Tapos, hinaluhalo ko lang ulit para mag-mix lahat ng ingredients. Maya-maya nga, inilagay ko na ang ating pasta at tapos ay minix ko na siya. Medyo madami nga itong pasta kaya medyo nahirapan akong mag-mix. At ayan na nga, na-mix na natin lahat. Parang hindi ko makita yung tuna. At ito na nga mga mare, narito na tayo sa The Moment of Truth, ang ating patikim. Ang sarap nga nitong aking tuna pasta, talagang malinamnam. Hanggang dito na nga lang ang video natin mga mare. Salamat sa panonood.